Nagpapasensya na rin po ako kasi late po. Maraming salamat po. Sana po nag-enjoy kayo sa pinanood niyo kasi pinaghirapan po talaga at pinaghandaan yung bina to. Salamat po. Thank you, Azzy. Adjali? Good evening, everyone. Sorry, Azzy and I just came from trip, but I hope you guys enjoyed the movie and thank you po sa lahat ng umatend. Wala ba kayo mga kamay dyan? Okay, there you have it. So, Corey, may question po ba tayo for Adjali and Azzy? I would just like to congratulate Adjali. You gave one of your best performances this year. Alam mo, naalala ko din yung acting mo dun sa Girl Friday ni Joel Amangan. Angat na angat yung acting mo kasi hindi basta paghuhubad lang, you really had to act. So, how do you feel that you were cast in these movies na really substantial? Every movie is a different feeling for me, but it's a fulfillment whenever I finish doing the movie itself. And yung Girl Friday is very different, meaning from the Selena's Gold. Sobrang lalim ng pinaghugutan na itong Selena's Gold. Sobrang laki ng twist. Sobrang laki ng pinaghugutan. At kitang-kita. At dito ko po naibigay yung iba't ibang emotions ko from the sadness and the angriness, the revenge. And we can see that love is really an addictive. Weapon, and it can use as a weapon. Congratulations. I'm sure you get nominated for this or for... Thank you so much for claiming. Thank you very much. That was Mr. Mario Bautista. Up next, we have Ms. Aster Amoy of People's Journal, PM, TikTok, and Inside Showbiz. Follow-up po lang siguro, or kasabos na tanong na ni, or nasabi na ni paring Mario yung about the movie. Una muna, of course, ulitin ko lang, congratulations to everyone. Kanina nga pa rin yung bulong ko kay paring Eugene dito, sabi ko, grabe, napaka, ipagay yung narrative, yung execution, yung acting, cinematography, production design. Una, I'm so happy for you, Direk, kasi let's face it, there were times na talagang nagkaroon ng lull ang directing career mo. So, ito naman ang bumalik ka, talagang sunod, at talagang matitino at magagandang pelikula. And I'd like also to congratulate you sa success at nagagandang pelikula ng May, December, January movie na naandun din si Gold. Tapos sa'yo naman, Gold, grabe ka dun sa Scorpio Nights, and then itong May, December, January, and then ito. Talagang, kahit sabihin pa natin, nagpapasexy kayo dito, lutang yung ganda ng pelikula, lutang yung pagkaka-arte nyo. Ang tanong ko sa'yo, so how does it feel now? Kasi parang, sabi nga ni Paring Mario kanina, grabe ang mga proyektong nabigay sa'yo. Hindi lang paghubad, hindi lang magpapasexy. Nangingibabaw yung acting. Ako po, para sa akin, habang tumatagal, parang pahirap na ng pahirap. So, nilalaban ko talaga bawat challenge sa akin, bawat character na binibigay sa akin, ginugo ko. And sobrang happy lang ako na malinya ako sa iba't ibang role. Which is ayun talaga yung gusto ko para sa akin. Malinya ako sa iba't ibang character, iba't ibang uri ng acting ng matutunan ko. Kasi mas gusto ko pa po matuto. Gusto ko pa po mas gumaling. And ayun po, sobrang pasalamat ko lang po na bless po ako ng ganito. Congratulations to you. Thank you po. Anjali, I have not watched all your movies. Pero so far, ito na napanood ko talaga ng buong-buo. You're so good in this movie. At sabi mo nga, ang dami mong emosyon na pinakita. Napakagaling mo in this movie.
Ano ang parang reward sa pakiramdam mo na sa kabila ng pagpapasexy mo, sa kabila ng paghuhubad mo, ito yung praises na nakukuha mo? First, I'm very thankful na inaalagaan ako ni Direk Mac dito sa movie na to. Every movie that I made with him, every project that I made with him, lagi niyang minimake sure na first, comfortable ako sa set. At second, hindi niya ako hinahayaan pagdating sa mga acting. He coaches me but also gives me an acting coach. Kaya every move ko sa mga scene, guided ako at it made it much easier. But also, after doing every scene, ang dami kong natututunan kay Direk. Thank you and congratulations. Lastly, kay Asi siguro. Asi, although hindi ganun ka, kasing bigat yung character na pinakita mo dito, ang tanong ko na lang siguro, how does it feel working with the Direk Mac Alejandre? Unang-una po sa lahat, hindi po ako makapaniwala na naging director ko po si Direk Mac. Kasi dati po, nakikita ko lang po siya sa Facebook pag may mga gantong press call. Tapos sabi ko, hala, sana makawork ko sa Direk. Tapos nangyari nga po, it's a dream come true for me po. Thank you and congratulations to everyone. Thank you very much. That was Miss Esther, a boy of People's Journal, PM, TikTok, and Inside Showbiz. For next question, we have Leo Bukas of Push. Dito ako muna. Congratulations muna din. Medyo na-shock pa ako sa ending, sa twist ng ending. Na pero buti nila hindi niya nasabi, di ba? Buti nila hindi niya nasabi na anak niya. Ay, kung hindi, baka hahawa na naman yung pelikula, di ba? Hindi mo alam kung paano tatapusin, di ba? Masyadong nakaka-bother yung ending kasi nga ibang klase. Anyway, congratulations. Anjali, after this, ang galing-galing mo rin, after this, ano pa ang pwede namin ma-expect sa'yo? Kasi parang dito binigay mo na ng todo, iba yung mata mo, ang nuances mo, may mga eksena ka na hindi kailangan ng dialogue, mata lang, pero umaarte na. Ano pa may expect namin? Pagdating sa mga movies ni Direk, I promise him that I'll give it all my best since I started sa kanya. Yes, after ng Silip sa Amboy, dun talaga I can say that dun mas nag-prosper yung mga blessings na nabibigay sa akin. At una pa lang si Direk na mismo yung nakapansin sa akin at nangungusap pa yung mga mata ko. At doon niya mas hinasa yung pangungusap ko, not only by talking but also by acting and just the little look and kung paano lagi kami win-workshop ni Direk na bago may scene na gusto niyang makamit, pag merong scene na medyo mabigat or something na alam niya na hindi ko pa nararamdaman or na-experience, kinikwento ni Direk yung mga experiences niya sa life or something about something about na kwento and para makakuha ka ng motivation in a way. Ayun po. I think na next na may kita sa akin ng mga tao and I keep on hasain pa lahat ng mga acting ko. Isa sa favorite scenes ko yan, Direk, yung tinuturoan niya si Gold, yung parang sex awakening ni Gold na salip na libog ang maramdaman mo, maaawa ka pareho sa kanya, di ba? Doon kasi sa mata ni Angeline doon, ramdam tumatagos sa screen yung gusto niyang i-please si Gold, pero si Gold naman, di ba, mata din lang kasi, alam mo, kahit bulag, may mata pa rin naman, ano, anyway. Same question kay Gold, sa iyo din, Gold, ano bang pwede namin ma-expect na halos binigay mo na rin lahat sa katawan at sa pag-arte. Meron ka pa bang gustong gawin?
Oo, siguro magiging depende to sa mangyayari sa akin, mga parating kong films, if ever. Siguro, bagong karakter, bagong pipilitin kong magbago, may pipilitin kong magkaroon ng bago. Eh parang ganun po, hanggang sa mahabot sa mga kaya ko. Kasi, wholesome naman, charot. Pwede. Pero, ayun po, pipilitin kong mayroon pa rin pong bago, kasi hindi naman po pwedeng mawala. Magkaroon po yan. Oh, last question ko kay Direk. Yun nga, Direk, may bago pa ba? O magbabalik ka sa pagpapahulsam after this? Ang exciting kasi pag gumagawa ako nung kunyari natapos na to, may gagawin kaming bago. Isasabit na ni Ricky yung script very soon. Ang tanong mo, ano pang i-expect kay Anjali? It was especially written for Anjali. And while we were discussing the story, conscious kami na ang gagawin ni Ricky i-expand yung latitude ng acting range. So malinaw na malinaw yun na we were planning. So, parang sabi namin ni Ricky, after Silip and Selena's Gold, kailangan natin iangat pa. So yun yung magiging bago. Yun yung bago namin gagawin. Hindi ko alam kung kailan namin gagawin, pero hinahanda na yung material patapos na yung script. Ano bago sa akin? Like, ang maganda kasi pag may bagong platform, tapos may bagong pelikula, I tend to always test myself to get out of a box, di ba? To keep on pushing. O saan natin dadalhin to? Ha? Gusto nyo ng bold? O halika, mag-bold tayo. Boldan tayo ng boldan. Anong gagawin natin? Ha? Gusto nyo ng drama? O sige, i-drama natin. I keep on looking for nooks and crannies kung saan ako pwedeng sumingit at mapalawak. Because, well, I just like to share. When I was shooting this, sabi ng staff ko, Direk, mas grabe ito sa Silip. But I was telling them, hindi. Ang Silip, grabe ang graphic sex. Ito, mas konti. Akala nyo lang grabe because I was playing with your imagination. Dahil may naririnig kayo. While in fact, yun lang naman yun. Dagdakan lang sila ng dagdakan. Alam mo ba ang pakiramdam ng daliri sa ganito, sa ganito? It's your imagination playing with you. Wala naman nakikita. Diba? So it's my way of pushing the envelope. So maybe next time, iniisip ko, so paano na? Hindi ko na alam kung paano. But I'm sure there will be other ways of pushing that envelope. Ang sinisiguro ko lang, at lalo na pagkasama ko si Ricky as my collaborator, ang sinisiguro lang namin na as we push the envelope of the brand equities of the platform, we make sure that nasa konteksto siya. Oh. Na tama ang konteksto. Kasi itong sinasabi ng Selena's Gold, malapit sa puso ko to eh. Naniniwala ako dito eh. Ipinaglalaban ko ito eh. Dahil ako'y lumaki ako na pinalilibutan ng mga babaeng matatapang at lumaban sa buhay. And if you notice, karamihan ng mga pelikula ko, malambot sa babae at sa bata. Yung lagi akong pro-women eh, malaking bagay sa akin yun kasi ang mga kapatid ko babae. Ang nanay ko na malaking impluensya sa akin, matapang at itinaguyod yung pamilya ng siya lang, kailangan bigyan ko ng ano yan, ng tribute ang mga babaeng lumalaban, lalo sa panahong ino-objectify sila, sa panahong ang tingin sa kanila eh bagay lang, di ba? At yung sinasabi ng pelikula na kahit ano lumalaban si Selena, yung paglaban ba niya may halaga? Hanggat hindi nagbabago ang sistema, hindi lang ang mga katulad ni Selena ang maapektuhan, kundi ang mga, lahat ng mga taong kasama sa sistema yun. That's why my ending was an exodus. Kaya ang ending ko, ang last shot ko, Emasa, it's about them. Lahat sila apektado ng isang misogynistic, patriarchal at saka misogynistic na pamamalakad ng mga lalaki. Kahit lalaki yan at babae ang biktima directly, lahat ng mamamayan apektado. Yun yung, so, anumang push ang paggawa ko sa within the platform of Viva Max the Men's Sex, sinisiguro namin na nakapaloob to sa isang kontekstong pinaniniwalaan ko at kaya kong panindigan. Congratulations. Thank you. Thank you very much. That was Leo Bumas of Push. Up next, we have Mr. Mario Dumawal of TV Patrol. Hi, congrats, Mark. Thank you, Mario. I think it's safe to say, no, that dapat siguro, no, there's a sequel.
Yeah. Kasi I felt na nag-percolate ko yung imagination mo sa ending. Yeah. Alam mo, yes. Tama ka. Tama ka. I mean, it shouldn't have ended there. But I had to. It shouldn't have ended there, I had to. In truth, I took out about 25 minutes of my first cut because I didn't want the film to be long. I wanted it, actually, my goal was to make it just below 1 hour 40 minutes. Ang dream ko makagawa ng pelikula below 1 hour 40. Eh. Hindi ako nagtagumpay 1 hour 50. So I took out about 25 minutes. While I was writing it, I thought it was short. Alisa, ilang pages to? 51 pages lang to, yung script na to. Very short. Tapos, karamihan, quiet, ang konti ng dialogue. Pero nung natapos ko siya, napakapa niya. Ito sa ako sa editing. So, ang dami pa, it shouldn't have ended there. But I thought, while writing the script, that was, the Exodus was the perfect ending for this portion. Yeah. Epic pa rin ending. It would be interesting kasi to see the character development of Angeli and Golda. You could ask, you know, after the Exodus. Yeah. Marami pang magagawa. Yeah. Ang masaya ako na artista ko sila. Masaya ako na working with Asi for the first time. Ang laki ng paniniwala ko kay Angeli. Yes, ma'am. Nakita niyo, 'di ba, from Silip sa Apoy up to here, ang laki ng jump, yung capacity ng puso niya to accommodate pain and joy malawak. So, nung sa bago naming gagawin, yung sinusulat ni Ricky, na isa sa pitcha this week, malaking consideration yon yung yes. Latitude ng pain and joy. Gusto ko rin i-acknowledge ang staff ko na nandito kasi walang hindi magaganap ito kung wala yung AD ko, yung DOP ko, yung gaffer ko, yung sound, lahat yan, may mga nasagot mga staff ko yan. Ang isang bagay, na-appreciate ko yung commendation kanina ni Mr. Mario Bautista, knowing the limited time and the limited budget, yes, but we work hard. My staff and I and my actors worked very hard. Malaking tulong si Carla Pambit, who acted as the acting coach for the entire cast. It helps in the efficiency. Malaking bagay na mahusay, matalino at efficient ang aking assistant director. Malaking bagay. Tama lang, Matt. Nadama namin yan. Acting coach mo. Congratulations. So, I think it's safe to say you found your muses. No? Yeah! Your female and male. Yeah, muses. Yeah. Without diminishing the ibang artists. Yes, of course, yeah. Mm-hmm. Of course, yeah. You found them. Huh? Yeah, of course. Angeli is, if Kurosawa had to share mo fun, I have Angeli. Wow. I love her and adore her so much simply because I couldn't imagine after watching while I was editing Silip sa Apoy. Kasi pag i-direct ka, hindi mo iniisip yan eh. Finally, nakita ko yung Silip sa Apoy. Wow, pumayag si Angeli. Doon lang nag-sink in yung trust. Di ba yung trust na ibinigay niya? Sabi ko, I will never forget that kind of trust. Yes. I will never forget it. I remember Jerry Casolisa. I'm sorry for mentioning her. The eyes have it. Yeah. Okay. Oh, finally, Gold. Jerry, ano lang kasabi niya? Sinabi niya. Before doing the movie, kita ko din kung paano ka down sa akin ni Direk. That's why I gave it all my best. And after doing the Silip sa Apoy, sobrang umabot din ako sa point na hala na ano next na ipapakita ko, ano next na emotion na ipapakita ko. Ganito na pala, kalaki yung na-jump ko from past two of my new movies before that. And nung naka-work ulit si Direk sa Huwag Mong Agawin. It was a series. Lagi ni Direk kami pinufocus. At after na itong Selena's Gold, akala ko na, okay, it's a different movie, but it's also sobrang deep na lagi akong nasa stress sa sarili ko na wala, nagawa ko ba yung scene? Okay ba? Tama ba? Sabi naman ni Direk, okay na. Baka okay na talaga. And
I remember saying to Derek na Derek, sorry po, na I think I didn't do my best. But after seeing the trailer itself, grabe pala talaga yung sa lahat-lahat na yung sounds and the lighting and everything. Sobrang damang-dama sa movie and thank you sa mga co-actors ko na tinulungan din ako mapush through to. And also to my acting coach, Miss Carla. Thank you so much. Ako, una ko naka-work si Direk Mac Alejandre no May, December, January. Ako po, medyo may takot po ako sa mga terror po talaga na director sa malapit kabata ko. Medyo, hindi, medyo takot po talaga ako ng bata kasi napapagalitan din po ako nung nag-start po ako dito po sa industry. And nung nalaman ko pong si Direk Mac Alejandre nga po, tapos sinabi parang may pagkaganon din po si Direk Mac dati. So, medyo kinakabahan ako nung May, December, January, pagbalik ko po nung after pandemic. So, binigay ko yung best ko, nag-focus din po ako. Then, nung nalaman ko pong sa Selena's Gold, ako po ulit. So, sobrang happy ko na binigyan po ulit niya ako ng bagong tiwala po ulit na buo po, na ito yung Selena's Gold, binigay niya po sa akin. And, nagpapasalamat po ako. Direk Mac, thank you po sa You're welcome, tiwala po. And, sobrang na-enjoy ko po yung sa set namin, sa shooting namin. And si Angeli, okay po siya kasama, mabait. And chill lang po kami sa shoot. Si Aserin po, ganun. And ayun po, sobrang happy ko lang na naka-work ko po sila. And maka-work ko po ang isang veteranong director na si Direk Mac. Sobrang happy ko po. Okay. Can I give one last, for Angeli? In my opinion, ano, Angeli, wala ka nang papatunayan after this movie. So, do you wish na sana ma-lessen ang iyong, skin exposure? Yes, I always do hopes ever since from the first start pa lang ng movie ko. Kasi I wasn't really expecting na pagkapasok ko sa Viva, eto na agad yung role na mabibigay sa akin. But, I would still, wholeheartedly accept and appreciate na every movie na maibibigay sa akin. But, I hope na sa mga next na future movies ko, more on acting and less on exposures naman. Okay. Congratulations, everyone. Thank you very much. That was Mr. Mario Dumawal of TV Patrol. Up next, we have Sir Neil Ramos of Tempo. Hello, good evening. Hey, Direk. Isang question na, Direk. The last time you spoke, nabanggit mo sa akin na yung main message mo in doing this film. It's, you know, gusto mo itawid sa mga tao yung there's consequences to greed. Tapos yun nga, how power corrupts. Wala bang pangamba on your end after watching this right now na yung, as a person seeing this, after seeing all those graphic scenes, you know, yung graphic language, baka mawala sa audience yung main message along the way. Wala bang pangamba ganyan? Ganito yan eh. Yung gusto kong sabihin, sasabihin ko sa paraang palagay ko epektibo. Ngayon, maraming iba't-ibang klase ng mga manonood. May mga manonood na manonood for what they see on screen and they will appreciate it. And that is good. Walang problema doon. Okay yun sa akin. Makuha man nila ang gusto kong sabihin o hindi, it doesn't matter. Okay yun, enjoy nila. May mga manunod na meron silang mararamdaman, uy, parang may gusto siyang sabihing importante. Ano kaya yon? Posibleng hindi nila maintindihan. The mere fact na mag-isip sila, okay na yon. Pero nag-enjoy din sila. May mga manunod na maiintindihan lahat ng gusto kong sabihin. Okay din yon. Okay yon. Wala yung problema. In short, kumakuha ako ng pelikula para sa isang mainstream platform na merong mga brand equity at may commitment ako sa producer ko. Tuto pa rin ko yon. Meron akong commitment to develop talents for them. Tuto pa rin ko rin yon. Bahagi yon ng aking mandate. Pero meron din akong commitment sa sarili ko na gagawin ko yung mga pelikulang gusto kong gawin sa pamamaraan ko ng pagbibigyan ko lahat ng mga mandato nila sa akin. Okay sa akin yon. If people appreciate it on the first level, surface level, I'll be very happy. Kung maintindihan nila lahat ng gusto kong sabihin, mas masaya ako, pero alam kong mas konti lang yon.
Hindi ko inaasahang marami yon, marami makaintindi nun. Pero it won't stop me from doing films the way I wanted done. Because yun ang calling ko eh, yun ang dapat kong gawin. And I think obligasyon ko yon, hindi lamang sa mga producer ko, kundi higit lalo sa sarili ko at sa mga writer na katrabaho ko at sa staff ko na naniniwala at kasama kong naghihirap para makabuo ng pelikula, na ang feeling ko, naniniwala sila sa akin, sana tama sila, na ang feeling ko may katuturan at dapat gawin. Thank you, Derek. That's all. Salamat po. Salamat, Jean. Thank you very much. That was Sir Neil Ramos of Depo. For our next question, we have Sir Eugene Assis of People's Journal and GNews.ph. Hi, Derek. Hi, Eugene. Congratulations. Yun lang masabi ko. Pero, I think this movie, pwede namin i-highlight dun sa mga katulad ng Oro Plata, Mata, sa kabila ng kakulang sa budget. Alam natin kung gaano kalaki yung budget ng Oro Plata, Mata. Pero, pwede natin siyang i-highlight. Maraming salamat. You just made my heart flutter. Thank you. And isa sa mga paborito kong film ng araw, yung Perfume Garden. Wow. I think this is better. So, parang how would you top this? Yung ganito ko ganda ko. Dali na iiyak ako. Coming from you, Eugene, because I respect you. Naiyak ako. Sana maintindihan ninyo na may mga director na ang tanging pangarap, pinangarap nila sa buhay ay mag-direct. Isa ako sa mga director na yon, na nagsimula sa wala, nangarap, naging director. Na nag-umpisa na ang gusto ko lang ay makagawa ng pelikula. So for the first many, many years of my career, I was a director for hire. And that was okay. I was a commission director. That was okay. Launching love teams, that was okay. That was part of my dream. Pagkatapos doon, binigyan ako ng pagkakataong gumawa ng mga pelikulang gusto kong gawin. Ito na yon. And natutuwa ako na nagagawa ko siya, at natutuwa ako na napapansin siya hindi lang dito kundi pati sa ibang bansa. Natutuwa ako, may halaga ba yun sa akin? Oo, may halaga ba yung comment mo sa akin, Eugene? Oo, malaki. Malaki because it gives me a certain degree of validation that I am on the right track. Kung may makapansin ba nun, magpapatuloy pa rin ako. Kung walang nakapansin, magpapatuloy pa rin ako. Pero masarap na may nakakapansin, di ba? So, masaya ako sa ganun, number one. Number two, masaya ako na sa ikalawa, sa twilight ng aking career. I'm already 60 years old. I mean, hindi na... Ang swerte ko, 10 years gagawa pa ako ng pelikula, di ba? Ang swerte. Ngayon nga lang, ang feeling ko, ang swerte ko, nakagawa pa ako ng pelikula. Yung nakakagawa ko ng mga pelikulang gusto ko, na ako ang sumusulat, although hindi ako writer, at nakagawa ko ng mga pelikulang, ang writer ko ay si Ricky Lee, in the twilight of my career, di ba? Approaching the twilight, that makes me very happy, and working with a new crop of stars. Nagsimula ako ng dinitire ko si Donna Cruz, eh, mga teenager na yung mga anak, si Angel Locsin, si Marian Rivera, marami. Lolo na ako sa mga naging anak ko sa pelikula. At ngayon, may mga bago akong anak. And to be working with very, very promising actors. Kaya si Asi nandito kasi naniwala ako sa kanya eh. Diba? Wala akong kinaka sa pelikula ko na hindi ko pinaniniwalaan. Kailangan naniniwala ako. Nung kinast ko si Angeli, sinabi lang ni Boss Big sa akin, kausapin mo siya. In 15 minutes, she had me. So anong nararamdaman ko? Yun ang tanong mo. At saya. Masaya ako, Eugene. Kasi masaya ako because bago ko pa man natapos to, meron na kaming nakaplanong tatlo pang pelikula ni Ricky. Also for Viva. And wonderful, wonderful scripts. Yung dalawa, hindi sexy. Ang sarap, diba, Eugene? Yung dalawa, hindi sexy. Not because hindi siya sexy, but because nung pinitch namin, ang sabi sa akin, ito pang sinihan nito. So, ang ibig ko sabihin is, nung bumalik ako sa paggawa ng pelikula, malinaw ang gusto ko eh.
gagawin ko yung mga pelikula gusto kong gawin. Nagpapasalamat ako, naniniwala si Boss Vic sa akin. At kasi willing ako, wala akong hesitancy sa platform na Viva Max eh. I love doing films na may sex and violence eh. As long as nasa tamang konteksto. But that it doesn't mean yun lang ang gusto kong gawin. So given a producer who sees the potential in me of doing more films beyond Viva Max at my age and at the stage of my career, hindi ba dapat magpasalamat lang ako? I'm so blessed and I'm so grateful to be given the chance even to work with Angeli. Si Gold, I think, is the find of his generation. Ang husay-husay niya. So, I'm so blessed. I mean, I wish makagawa pa ako ng mas marami. I wish I can still do more work with them. And I wish a lot more people will get the chance to see the films that we do. Thank you. My second question, hindi lang parang question doon, kasi yung sabi ni Tita Asar kanina, ano ba ang pwedeng ipakita ni Angeli, whatever, pagkatapos na maipakita mo na lahat? I think, kasi mga in the past, may mga katulad mo na nag-transform into dramatic actress like Rhea Loxin, nagpakita rin niya ng buong katawan. Lorna Tolentino. Si Gloria Diaz, hindi mo nagpakita ng lahat, pero yung basang katawan niya, nakita rin. And they transformed into fine actresses. So, huwag kang mag-alala. Ang darating yan. Like si Gold, ganun din. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you very much. That was Sir Eugene Asis of People's Journal and GNews.ph. For our next batch, please do stand by. Sir Joey Sarmiento of Remate, Noni Nikasha of Abandoned Tonight, Hataw and Showbiz Republic, Archie Liao of Abandoned Tonight, Police Fans, Miss Pilar Mateo of Hataw, Vince Gafun, Rocky Batar of Runner Rocky.